Hi guys! Welcome to my channel. Sa videong ito, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aming Bible study every night or Monday to Saturday ng 8:10 ng gabi hanggang 9 o'clock. Ang topic na ito ay tungkol kay Zacchaeus. Pakinggan po natin si Pastor Alvin. Nais ko lamang po kayong i-welcome muna sa ating munting intro. Bawat pangalan po natin ay may mga kanya-kanyang kahulugan. Hindi lamang basta binigay ang pangalan na yan sa walang dahilan. Okay, ako po, sabi ng tatay ko, kaya daw Alvin ang pangalan ko, ay nung kapanahonan po ng basketball player na si Alvin Patrimonio. Kaya sabi ko nga, parang hindi pinag-isipan. Okay. Kung ang pangalan mo ay John, ang pangalan mo ay David, okay. Kung ang pangalan mo ay Isaac, Jacob, may mga kahulugan po yan, mga kapatid. Kumbaga, itong si Zacchaeus, ang kahulugan ng pangalan niya ay pure or innocent, ngunit ang problema niya, mga kapatid, hindi siya nabuhay ng ayon sa kanyang pangalan. Na sana sa atin, mga kapatid, yung pangalan na binigay sa atin ay nakikita sa atin. Okay, at alam naman natin si Zacchaeus ay isang tax collector at Jericho. Pag sinabing tax collector, mga kapatid, siya ay napakayaman. At alam niyo po, ang typical na height ng mga Hudyo ay 6'2", kumbaga basketball player. Itong si Zacchaeus ay nag-average lang siya ng height na kung saan ay below 5 feet. Kaya sabi ng Biblia, siya ay napakaliit o little of stature in verse number 3. Alam niyo po mga kapatid, sa gabing ito ay pag-aaralan natin kung ano nga pa ang lesson na makukuha natin sa buhay ni Zacchaeus. Isa lamang po si Zacchaeus, amang character sa Biblia na nagtuturo sa atin kung paano mabuhay bilang isang mananampalataya. Amen? Mabilis lamang ito. Una pong lesson na makikita natin kung ano ang makukuha natin sa buhay ni Zacchaeus, una yung his desire to see the Lord. In verse number 1 hanggang verse number 4, the Bible says, "And Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature." Verse 4, "And he ran before him, and climbed up into a sycamore tree, to see him, for he was passed that way." When we speak the word desire, it means to want or wish for something, to feel desire for something. Okay? Merong dinidesire itong si Zacchaeus, mga kapatid. Una po, dinidesire niya yung makita niya ang Panginoon. Sapagkat kapag naririnig nila ang pangalan ni Jesus that time, sigat sa ginagawa ng Panginoon ng bulag ay nakakakita. Okay, ang pilay nakakapaglakad, ang pipi nakakapagsalita, ang patay ay muling nabuhay. Okay, kaya napakatanyag ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong si Zacchaeus, nang marinig niya ang pangalan ni Jesus, na siya ay pupunta sa lugar ng Jericho na kinaroroonan ni Zacchaeus, siya ay nagkaroon siya ng desire. Okay, hindi lamang niya basta narinig ang pangalan ni Jesus, bago siya ay nagkaroon ng desire. Sana mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan tayo nagkakaroon tayo ng desire. Ano pong tatlong bagay rito na nakikita ko? Una po yung proud. A proud to face. Sa verse 3, "And he sought to see Jesus who he was and could not for the press." When you speak the press, ito po yung proud. Maraming tao. Alam niyo po, sa paglilingkod natin sa Panginoon ay napakarami pong proud. Ito po yung napakaraming mga taong nanonood sa atin. Taong nakabasid sa atin. Pansinin niyo po, sa 10 nakagawa natin, makaisang mali lang tayo, lahat po ng 10 yun ay mawawala. Ganun po dapat kaingat ang isang Kristiyano, sapagkat marami pong nanonood sa atin. Kaya po itong si Zacchaeus, hindi po niya pinansin ang proud na yun, dahil mayroon siyang dinidesire sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, kasama po talaga lahat ng iyan. Kumbaga yung proud na yan, yung mga taong nakapaligid sa atin, kasama po yan sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ito pong si Zacchaeus ay nagpa-discourage siya sa mga taong nakapaligid sa kanya, marahil hindi po niya makikita ang Panginoon.
Pangalawa po yung challenge. Ano po yung challenge kay Zacchaeus dito mga kapatid? Ito po yung napakaliit niya. Baga sa typical na height ng Hudyo, sabi ko kanina, ang height ng Hudyo ay 6'2", siya po ay 5 feet below. Kumbaga, sa isang typical na tao, siya ay pandak. Yun nga po, gamitin natin yung word na pandak, mga kapatid. Alam niyo po, sa atin, minsan, challenging din ito sa atin na sasabihin natin, Lord, hindi naman ako ganun kagwapo. Okay? Lord, hindi naman ako ganun kagaling magsalita para magpagamit sa iyo. Lord, hindi po ganun kaganda ang ating boses. Alam niyo po, itong si Moses, isa rin po ang dinahilan niya. Hindi po ako marunong magsalita, Panginoon. Alam niyo po, kung ganun po yung tingin natin sa ating sarili, hindi talaga tayo makakapaglingkod. Pero iturik po natin itong isang challenge para po mag-desire natin yung makita natin yung Panginoon. Amen. So ang challenge kay Zacchaeus, na siya ay napakaliit, pero tinapangan niya mga kapatid. Desire umakyat sa sycamore tree para lamang makuha niya ang atensyon ng Panginoon. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, gusto ng Lord minsan yung gumagawa tayo ng paraan para makuha ang atensyon. Ano po natin ito gagawin mga kapatid? Through prayer. Hindi po masama na umiyak ka sa pananalangin. Hindi masama na sabihin mo lahat sa Panginoon ng hinanayin mo. Ang mga hinanayin mo. Okay? Ako po'y naniniwala na makukuha natin ang atensyon ng Panginoon. Hindi ko lang po sinasabi ng Panginoon na hindi niya alam ang lahat ng bagay. Alam po ng Panginoon. Minsan, tinitingnan lang ng Panginoon ang humbleness. Kaya po nakita ko rito yung humbleness ni Zacchaeus. At ang kanyang tapang. Kumbaga, nasa tama po ang kanyang tapang. Hindi po lahat ng tapang, mga kapatid, ay tama. Hindi po katapangan ang nakikipag-away, nakikipagsumpukan ng walang dahilan. Okay, hindi po katapangan yan. Ang katapangan po yung naninindigan ka, yung pinaninindigan mo yung ano nga ba ang dahilan mo para maglingkod sa Panginoon. Ito pong sa Zacchaeus, mga kapatid, ang ganyang katapangan ay nilagay niya sa tama. Hindi niya inaligtana yung proud, yung challenge sa kanya, napakaliit niya. At yung paris niya, mga kapatid, siya, alam, umakyat sa sycamore tree para lamang napansin siya ng Panginoon. So yung unang lesson na makikita natin sa boy ni Zacchaeus, yung kanyang desire na makita. Sana, mga kapatid, ay desire natin na makita natin ang Panginoon. Di man natin siya nakikitang mukhaan, katulad ng ginawa ni Zacchaeus, pero i-desire natin yung maramdaman natin ng Panginoon. Pangalawa po, his decision to serve the Lord. Okay, verse 5 hanggang verse number 7, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Reklamo ng mga tao, bakit daw ang Panginoong Hesukristo ay nakikilhalubilo sa isang makasalanan? Kasi ang tingin ng mga tao kay Zacchaeus ay isang makasalanan, which is true. Na ang sabi ni Pablo, di ba, sa Acts chapter 16, na kapag naniniwala ka, okay, kasama ang iyong buong sambahay. Baga, hindi lamang doon po natatapos sa atin, at isishare po natin yun sa ating kapwa, at kasama sa bahay. Yan po yung mga kapatid, kailangan mag-decision po tayo na kailangan mag-decision tayo na paglingkuran ng Panginoon. Kapagkat wala pong taong naglingkod sa Panginoon na naghihirap. Okay, ako po yung napakasimpleng tao lang, pero nung nag-decision po ako na maglingkod sa Panginoon, ay nakita ko po kung gaano po kadakila at kabuti ang Panginoon. Alam po ni Pastor JP yan. Pastor JP po, nasubaybayan niyo po ang pagiging kabataan ko na ako po isang typical na tao na lagi nakakulang sa sulok. Okay, ako po ang typical na tao na akala ko doon na lang mo po umiikot ang buhay ko. Ang typical na tao na madaling mag-discourage. Alam po ni Pastor JP yan. Pero, mga kapatid, walang nalugi sa mga tao kung naglingkod sa Panginoon. Amen. So, tingnan niyo po kung pagkapalan ngayon ng Panginoon. Ako po ay, nga po, kumbaga hindi man po ako ganun naka-effective sa pangkanga, pero nung dinala po ako ng Panginoon dito po sa lugar ng Tarlac ay mas nakita ko po kung ano po ang plano ng Panginoon. Okay. Mag-decision po tayo mga kapatid, katulad ng ginawa ni Zacchaeus. Inamin niya na siya ay makasalanan, tinanggap niya ang Panginoon ng buo sa kanyang puso, at
kumbaga inalaw niya ang Panginoon sa kanyang lakahan. Kumbaga siya ang naging dahilan, kasi ang ginagawa niya kung bakit ang Panginoon po sa bahay ay may napakalan. Sana po yun po yung kalawan na makita sa atin. Pangatlo po is determination to sacrifice for the Lord. Madali lang po itong tandaan, mga kapatid. Is determination to sacrifice for the Lord. Or when we say determination, it means a quality that makes you continue trying to do or achieve something that is difficult. Okay, in verse number 8, it's a case stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him. Ano pong determination ni Zacchaeus dito, mga kapatid? Ang determination niya rito yung paano siya mag-sacrifice sa Panginoon. Ano una po yung he submit into God's will. In verse number 8, pansinin po ninyo, Zacchaeus stood and said unto the Lord. Okay, when we say Lord sa ating Panginoon, kailangan nagpapasubmit ka. Okay, yung iba po kasi puro Lord lang eh. Puro hingi lang eh. Kaya imbis na Panginoon, nagiging Panginoon. Tama. Alam niyo po sa paglapit sa Panginoon, hindi lang puro pahingi. Hindi lang puro hingi. Hingi. Okay? Ang paglapit po sa Panginoon, una po yung pagpapakita ng submission. Pag we say Lord, kailangan nagpapasubmit ka. Okay? Kasi siya ang ating master. When we say Lord, kailangan na po yung kalooban niya ang ginagawa natin. Ito pong si Zacchaeus, ang determination niya yung siya po'y magpasubmit. Kasi po hindi po ganun kadali, mga kapatid. Siya ay napakayamang tao, napaka-influensya niya sa lugar ng Jericho, pero siya po'y nagpasubmit sa kalooban ng Panginoon. At pangalaw po yung disurrender in God's hand. Siya po'y, kumbaga, ang buhay niya ay sinuko niya po sa kamay ng Diyos. Kumbaga siya po'y nagbigay, by giving cheerfully, sacrificially, generously. Ano po nasabing i-give generously, mga kapatid? Sabi niya, if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him for fault. Kumbaga, ibibigay niya yun ng apat na ulit pa, mga kapatid. Kumbaga, hindi lamang doble yung mga nadaya ng tao. Kaya itong si Zacchaeus ay talagang pinalik niya sa tao. Amen. Sana ganun po dahil meron tayong determination na mag-sacrificio para sa Panginoon. Na sana nakikita ito sa atin bilang mga mananampalataya. Pangapat po, he declared as a son of Abraham by the Lord. In verse number 9, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Si Lord po mismo ang nag-declare na si Zacchaeus ay anak ni Abraham. Okay, na siya ay isang mananampalataya. Okay, sa atin po ba nakikita po ba ang pagiging isang anak ng Diyos? O nakikita lang sa atin ang pangalang Kristiyano? When we say the name Christians, mga kapatid, sana si Kristo nakikita sa atin. Okay, paano po siya naging anak ni Abraham? Paano siya naging anak ng Diyos? By faith, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po kasi, hindi po daan ang mga mabubuting gawa para maging anak ng Diyos. Hindi daan ang relihiyon, okay? Hindi daan ang pagiging mayaman, hindi daan ang pagiging sikat para maging anak ng Diyos. Para maging anak ng Diyos, may pananampalataya natin. Mga kapatid, sana sa gabi nito ay makita sa atin kung ano ang buhay na nakita kay Zacchaeus. Sana kapag narinig nila ang ating pangalan, ay meron silang lesson na makukuha sa atin. Okay? Na ikaw isang pang Kristiyano na mayroong desire na makita ang Panginoon, ikaw ba isang Kristiyano na nagdi-desisyon? Okay? Ang desisyon mo sa buhay ay maglingkod sa Panginoon. Ikaw ba isang Kristiyano na mayroong determinasyon para mag-sacrifice sa gawain ng Panginoon? O ikaw ba isang Kristiyano na nakikita sa iyo na ikaw ay isang ng Diyos. Amen. At sa ating conclusion, mga kapatid, tayo kanyang gagamitin sa kanyang kaharian. Basta willing ka lamang na magpagamit. Hindi po importante kung ano ang mga talento mo. Hindi importante kung ano ang naabot mo sa buhay. Ang kinahanap ng Panginoon, inyong
tao na willing na maglibot sa Panginoon. Sana ay meron po tayong natutunan sa buhay ni sa Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat and to God be the Lord. Kung bago ko lang sa ating video, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe and click the bell button para ma-notify po kayo tuwing may gagawin po tayong mga videos tutorial.